Buti mga kababayan, nahuli na yung member ng sindikato na namimiki ng mga appointment sa Palacio Malacañang. What? ginamit yung Palacio Malacañang para tumiba mga kababayan ng limpak-limpak na salapi. Congratulations sa mga authorities natin. Naalala ninyo, yung ilang, 10 yata yon na mga alleged appointees pumunta sa Palacio Malacañang. Kasi yan, pinapapunta kami rito ng Diokno. Diokno po, ang pangalang, ang apelidong Diokno, kilalang kilala. Ano ba si Ben Diokno, finance secretary. So yun ang ginamit, naniwala naman. Ayun, picky pala yung appointment. Nagtaka yung mga taga Palacio, wala man na niyang schedule ngayon yung ating Pangulo para magpasumpa. What? You see, inagpakilala kasi daw mga kababayan na undersecretary, kaya naniwala naman yung mga gustong pumosisyon sa gobyerno. Yun pala, scam. congratulations sa mga authorities natin. Oh. CIDG NAMS, fake USEC, tag in 1 billion appointment. Government project scam. Talagang ginagamit niya yung gobyerno mismo. Operatives of Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, arrested a 42-year-old man tagged in 1 billion worth of scam which allegedly offers government positions and projects in exchange daw for a huge sum of money. Magbayad niya kayo. Madali lang naman niya. Sa gobyerno, pera-pera lang. Sa bagay, may punto. Bali do mga kababayan yung ginamit na rason kaya naniwala yung kasi nangyayari man talaga yung ganon. Yung position for sale. Nangyayari man talaga yung ganon kaya iyon ang ginamit para doon mga kababayan sa nag-aambisyon na makapasok sa gobyerno. Ayun, na biktima sila. Some of the victims are models and showbiz personalities that include Rosana Roses and Gwen Garcia, pati pala mga artista, naging biktima nito. Suspect Edward Diokno, ehe. Nakapiki yung pangalan nito. Who uses the alias Van Vincent, was collared when a police responded to a complaint that a driver of a sports utility vehicle daw poke a gun at a motorcycle rider dahil sa hindi pagkakaintindihan daw along Bonifacio Global City sa Taguig City. Ito yung Peking Yosik po. Kalbo pala. You see? CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. said, ehe, ay yung apelyido po, ehe talaga. Pero yung middle name niya kasi Diokno. So ginamit niya yung middle initial niya, middle name niya yung ginamit kasi kilala. Maraming maniniwala. Ehe introduced himself as connected to the office of the president and even presented an identification card purportedly issued by Malacañang. What? Siguradong piki yung ganyan pong ID. While conducting verification, operatives saw in plain view one undetermined caliber or firearm from the compartment of the passenger seat. Without pertinent documents, this resulted in his arrest, sabi po ni Karamat. Ni armado po, talagang seryoso yung kanyang hanap buhay, yung panluloko po.
sa ating kapwa. In a press briefing on Tuesday, kahapon po, Karamat said Ehe was confirmed to be the subject of a complaint on the alleged appointment scam. O, kita ninyo? Wherein several personalities were offered juicy government positions in exchange for huge sums of money, 1 billion yung involved na amount, big time. You see? Based on the background check, he said 8 people were among the complainants who said that they were instructed to go to Malacañang. O ito yung biniktima nila, 8 pala yon. Pinapunta sila mga kababayan, yung 8, nagpaka ano, postura, nagpakabarong siyempre. Pagpunta doon, bakit niya na po, ba't kayo napasagsag, napunta rito, at posturang-postura kayo? Eh, kasi niya, manunumpaan niya kami. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi ito niya yung mga appointments namin, iba-iba na posisyon, matataas po. Ito niya yung appointments namin bilang mga bagong opisyal ng gobyerno o taking anya namin ngayon. Sabi ng taga-Palacio Malacañang, e-check muna natin anya kung mayroon ngayong o-taking. Nang e-check po, wala man pala. What? Wala man anya po, sir, madam. Wala man po anya na naka-schedule ngayon. Ngayon anya yung schedule namin. Kailangan anya ang tumikubin na kami. Fake pala, mga kababayan. Iningan sila ng pera. You see? Baka, mga kababayan, nagkalat yung ganon. May nangyayari in the past, kaya naniwala sila na mabibigyan ng posisyon basta magbigay ng pera. May mga ganyang kwento noon. Kaya ang ginawa, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong, may mga nagtanggalan sa Palacio Malacañang, mga kababayan, sa Office of the President. May naalala kayo? Na may mga nag-goodbye po. Baka ito ang sinakyan, mga kababayan, nitong si Ehe. The supposed positions were an ambassadorial post to the Netherlands. Imagine that. Kaya nagbigay sila ng malaking halaga. Transportation Assistant Secretary. Matindi. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Board Member. Clark International Airport Corporation President and Chief Executive Officer. Early Childhood Care and Development Council Executive Director and Vice Chairperson. Clark Development Corporation Director and Port of Batangas Manager. According to the victims, a certain Undersecretary Eduardo Jokno Ehe and Assistant Secretary Johnson C. Boss from the Office of the Executive Secretary. What? instructed them to proceed to the palace for their supposed swearing-in rites, sabi po ni Karamat. The oath-taking turned out to be bogus. Na isahan, mga kababayan, na biktima. It turned out that no oath-taking was scheduled on that date and the letter was a sham. Piki po, mga kababayan. Retired Police General Gilbert Cruz, currently head of the Presidential Anti-Organized Crime Commission, said Executive Secretary Lucas Bersamin then ordered the PNP to conduct an investigation to determine the people behind the incident and was persistent to identify them. So ngayon, mga kababayan,
Sabi rito, he said this came after persistent reports about the appointment scam and other modus involving government contracts. Ayun po, that resulted sa pagkakahuli dito sa mga scammer. Congrats sa ating mga authorities sa mabilis na pagkahuli para mapanagot natin sa batas. Ayan man lang po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, anti-aging siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Ito naman, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Mainam po ito sa mga cancer patients. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa kasi siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries niyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.